So hello everyone, welcome back to Gem's channel. So this video that we'll be doing today is actually by request. Pero actually kahit hindi naman siya i-request, gagawin ko naman talaga siya and i-share ko naman talaga siya kasi gusto ko rin makatulong sa kapwa ko, beginners pang kung paano ko nabubuo yung mga YouTube videos ko. Yan. So yun, since we feel the same way of struggling, yung sa una kasi yun, ang hirap mag-start sa pagiging vlogger kapag wala ka talagang knowledge, especially sa pag-edit ng videos. Ayan. We also want to help YouTubers like us by sharing yung konting knowledge na meron kami. We will one by one share small things that help us on how to create our YouTube videos. So that will be ongoing soon on our next vlog. So yun, watch out lang kayo guys kasi share ko talaga sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko. And in this video nga, we will share how and where we are able to find sounds collection from YouTube and Facebook. So yun yung mga tinatawag nila na sampler. Yan, so yun. And of course, again, yung ituturo ko sa inyo is by using your Android phone only. Yan. Kasi nga, di ba, we're always on the go. Yan. So if you wanna know some basic tips from us, please keep on watching till the end. So guys, if napapansin nyo, medyo boring talaga yung mga vlogs ko sometimes. So aminado naman po ako dyan. Kaya, yun. But with the help of sound effects or yung tinatawag nilang mga samplers, yun, kahit pa paano na-enhance ko yung mood ng mga solo videos ko and same thing na din sa mga videos ko with my kids. And well, eto na, share ko na kung saan ako kumukuha ng mga sound effects. So at first, it's a good thing na kahit pa paano meron na yung husband ko ng mga ilang collection kasi meron siyang mobile system for rent. So ginagamit niya din yung mga sounds na yun for ad-lib. So guys, if kailangan nyo ng mobile system, pwede nyo akong i-PM for inquiries. Napaparenta kami ng mobile system. Yan. And of course, ang pinaka number one talaga is naghahanap ako sa Google. So parang lahat ng mga tanong ko ngayon sa buhay, parang si Google na yung pinaka-advisor ko talaga. So parang lahat ng mga pwede nyo tanongin sa sarili nyo or sa ibang tao, yun, parang lahat, natatanong ko na siya kay Google, yun. Parang sa panahon talaga ngayon, makikita mo na lahat ng halos, lahat ng sagot kay Google. So, yun, dun ako unang-una naghahanap sa Google. Pero, yun nga, minsan kasi, mahirap makakita ng mga free download. Tapos, minsan, napapansin ko yung mga from Google downloads ko. Nakaka-receive ako ng mga email ng copyright claim from YouTube. Pero harmless naman siya kasi makikita mo naman yon sa channel mo kung magkakaroon ka ng kumbaga copyright strike. Yun. So makikita mo yan sa channel mo. So ayun, makikita mo siya kung maapektuhan yung performance ng channel mo kung nagkakaroon ka ng copyright claim. So kaya ayun, ingat-ingat na lang din. So pagka nag-download ako sa Google, kinukuha ko na lang din yung parang pinaka-owner ng sound na yun. Tapos nilalagay ko na lang din siya sa description box ko kapag ginamit ko siya sa isang video or itatag ko na lang yung owner para, alam mo yun, para kahit pa paano ma-acknowledge naman sila. And aside from nag-explore nga ako sa Google ng mga free downloads ko ng sounds, at nung naka-receive ako ng copyright claim, which is, ayun nga, sabi ko, harmful naman, papakita ko na lang din sa inyo yung screenshot na na-receive ko from YouTube. So yun, dun ko na-discover na meron palang YouTube library. Hindi ko kasi yun alam at first. Ayan. Yan. Since nga naka-receive ako ng copyright claim, dun ko lang siya nalaman. Yan. So, dun sa audio library ng YouTube, makakapag-download tayo dun ng mga free sounds. Tapos yun, nilalagay sila dun. Makikita mo dun kung bago ba yung nilagay nila dun sounds. Yan. So, parang ina-update nila yon para talaga sa mga YouTubers. Para makaiwas nga tayo dun sa copyright claim na tinatawag. So, turo ko sa inyo kung paano kayo makakapunta dun sa YouTube Audio Library. And kung paano kayo makakapag-download ng mga free sounds. So guys, ituturo ko na ngayon kung paano kayo makakapunta dun sa YouTube Audio Library. Kung hindi naman kayo nakaka-receive pa nung copyright claim na email from YouTube. So gagamitin ulit natin yung Firefox Lite. So yan, punta tayo sa YouTube. Yan. So, Firefox Lite ulit kasi since you are using your Android phone.
So kailangan natin ng browser na para tayong nasa desktop view na. Yan. So punta tayo sa Creator Studio. Yan. So dito sa may Creator Studio, makikita ninyo, meron ditong create. So click nyo lang 'yon. Tapos ayan na. Makikita nyo na 'yung audio library. So i-click nyo lang po ulit 'yon. Yan. So pag na-click nyo na 'yung audio library, eto na po. Ayan, makikita nyo na. So ayan, maraming bagong new update na sounds si YouTube. Yan. So, ang daming new. Yan. So, ito na po yun. So, pwede kayong mag-search through genre, mood, or kung instrumental ba yung gusto nyo. Ayan. So, dito sa taas yung mga choices. Ayan po. Yan. So, kung gusto nyo munang pakinggan, kung bago nyo i-download yung sounds, yan. Ito po yung download button sa kabilang gilid. Tapos, ito naman po yung play button. Yan. Yan. Click nyo lang yung play. Then, yan. Magpe-play na siya. Yan. Ganyan lang po. Ayan. So, ito ay mga free music. Normally, yes. So, yung mga sampler, yan. Later, may share akong link sa description box kung saan ako nakakita ng mga basic sampler. So, yun, na chambahan ko lang din yun sa YouTube. Kasi nga, search lang tayo ng search hanggang sa makita natin yung gusto natin, guys. Yan. So, yan. Kung halimbawa, na-play nyo na siya, nagustuhan nyo yung sounds na yon, click nyo lang itong download. Yan. Yan. Tapos, yan. Magda-download na siya. Ayan. Kita mo sa taas. Yan. Download complete na agad siya. So, ganun lang po kabilis. Yan. So, ayan guys, ayan ha. Pag, ang bilis lang, pag pasok nyo dun sa inyong Firefox Lite, click nyo lang yung icon ng inyong channel, punta kayo sa Creator Studio, and then pagpunta nyo sa Creator Studio, makikita nyo tong Create na tab, and then click nyo lang yon. Pag nag-drop down yon, audio library na, and then ito na po yung mga list of songs. Ayan. So, ayan. Bahala na po kayong mag-search kung anong gusto nyong mood. Kung angry, bright, ayan, ang daming choices po dyan. Ayan, basta yun lang po. Click nyo, i-play nyo muna bago nyo, para mapakinggan nyo, bago nyo po i-download dito sa kabilang side. Ayan. So, ayan guys, alam nyo na kung paano yung sa YouTube. Siyempre, ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo kung paano naman yung sa Facebook. Ayan, of course, meron din si FB, siyempre. Kasi may ways to earn din siya. So, yung ways to earn ni Facebook, i-share ko din yan sa inyo sa mga next videos namin. Kaya, watch out lang kayo, guys. Ayan. Yan guys, kung merong Creator Studio si YouTube, meron din po si Facebook. So, yun. Guys, ilalagay ko sa description box ng vlog na to lahat ng related links. Kaya, don't worry, ma-explore nyo din sila later after watching this video. Ayan, guys. Share ko sa inyo yung link ng Facebook Creator Studio. So, yun. Pag naka-sign in na kayo dun sa Facebook Creator Studio, makikita nyo dun na parang same interface lang sila ng YouTube Creator Studio. And then, sa left side, makikita nyo agad yung sound collection. So, ipapakita ko sa inyo yung screenshot. Papakita ko sa inyo guys kung paano explore yung FB sound collection at kung paano mag-download ng sounds. Ayan. So, ayan guys, ngayon, punta naman tayo sa Facebook Creator Studio. So, i-share ko rin po yung link nito. So, ayan. Ito na po, nakalogin na po ako ngayon. Ayan. So, pagpasok mo or pagka-sign in mo dito sa, pagka-login mo dito sa Creator Studio. So, yan. Para ka lang din na sa YouTube Creator Studio. So, pareho lang sila ng interface. Yun nga. Yan. Ayan. And then, same pa din. Yan. Dun sa left side niya, makikita nyo agad yung sound collection. So, ito po yon sound collection. So, click nyo lang po yon. Ayan.
Tapos, ayan, welcome to Sound Collection. Tapos, mag-agree lang po kayo. So, yan. Ayan na po agad yung sound collections niya ni Facebook. So, ayan, same lang din po. Ayan, pipili kayo kung anong genre yung gusto nyo. Kung anong mood. Ayan, kung scary, dreamy, bright, happy. Ayan. Tsaka kung gano'ng kahaba ba yung gusto nyo. Ayan. Ayan siya. So, same lang din siya sa YouTube. Dito nga lang magkatabi na yung play at saka yung download button. Ayan. Siya. So, kung bago kayo mag-download, play nyo lang po ulit para talagang yun yung gusto nyo. Ayan, di ba? Try natin to. Play nyo lang. Ayan. So, kung nagustuhan nyo siya, click nyo lang po ulit yung download. Ayan. Pag-click nyo ng download, ayan, agad siya. Nagda-download na siya. Ayan, guys. Download complete na agad siya. Ayan. So, ganun lang po kabilis. So, ayan, guys. Alam nyo na pareho kung saan at kung paano makakuha ng mga safe sounds to avoid copyright claim. So, we hope na makatulong itong video na to sa mga aspiring vloggers like us. Basta wag lang kayong magsasawang mag-explore kasi madaming ways to find out how to do the things that we want to do. Just keep on searching and you will definitely find the ways that suits you. Ayan, bulol pa. So again, I will share all the links related to this video for you to explore on your own. Thank you so much, guys, again for watching. If you like this video, please like and share. And if you wanna know more basic tips from our channel, please click subscribe button below. And of course, for you not to miss out any of our videos, click nyo na din yung bell button for notification for our latest uploads. So again, guys, thank you so much for watching and we hope to see you on our next vlog.